isa-isang tinalakay ng mga social media marketing specialists sa harap ng mga mag-aaral ng College of Research and Technology, Aurora University, Local Government Unit at MSME o Micro, Small and Medium Enterprises, ang mga hakbang na gagawin kung paano magsimula ng online freelancing career sa ginanap na launching ng kumpanya ng Digital Boson noong January 11, 2019 sa Royal Crest Hotel, Cabanatuan City. Ang mga itinuro ay kung paano gumawa at mag-manage ng Facebook page upang lalo pang makilala ang produkto, kabilang rin ang pagsasagawa ng social media goals, freelancer interview guide, saan nahanap ng online jobs, job proposal, managing payments, at pagpepresyo ng serbisyo nito. Ang Digital Boson ay nilikha ng mga estudyante ng Rural Impact Sourcing Technical Training for Talavera sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology o DICT na umaalalay at nag-aalok serbisyo gamit ang social media mula web development, e-commerce, graphic designing, video editing at social media marketing. Sa aming panayam kay Michael Garcia, CEO ng Digital Boson, sinabi nito na hindi lahat ng mga negosyante, lalo na ang mga nagsisimula pa lamang, ay marunong magbenta sa pamamagitan ng social media. Kaya naman, bumuoan niya sila ng team upang alalayan ang mga negosyante, partikular ang mga MSME, kung paano mapalago at nakilala pa ang kanilang negosyo sa makabagong henerasyon sa pamamagitan ng social media. Yung ibang tao from Nueva Ecija, hindi sila ganun ka-open-minded through social market na paano bang mapapalago yung maliliit na business, mga MSME especially. So, parang siguro baka sakaling may opportunity din kami, nakapag-training naman kami through the help of the ICT. So, bugbuo tayo ng company. So, yun, na andito na kami ngayon launching for... yun, maging open-minded din sila for the business. Kabilang sa mga dumalo, sina Alvin Abesames at Jacqueline Bayugan, na miyembro ng MSME dito sa Lawigan, na dahil sa online business, mas malakian nila ang tsansa na umunlad sila kapag natuto sa pagbebenta sa social media. Gusto ko pong matuto at saka po mapalawig pa yung kaalaman ko tungkol po sa online ko, paano po, kasi nasa business po ako, para mas mapalawig po yung kaalaman ko about online po. So nakita ko na talaga na importante din na maging online din yung mga business. Mas malaki yung opportunities, mas malaki yung chance na maging ma-online. Masayang ibinahagi ni Jacqueline na marami ang nag-i-inquire sa webpage nila simula nung sinubukan niya magbenta online. Napatunayan na din na hindi lang anya umiikot ang kanilang produkto dito sa Lalawigan, bagkus nakilala na rin sa ibang lugar. So ngayon may mga nag-i-inquire na rin sa amin sa webpage po namin. Tapos may page, ang Facebook page din po yung Colwill. So nakita ko na hindi lang doon nag-iikot sa Nueva Ecija yung product namin. May chance na rin siya na mapunta sa ibang lugar. Ay naman kay Thelma Magno, may-ari ng Bee Herbs. Hindi hadlang ang edad kung talagang gustong kumita. Kahit pa nga ba, millennial world na ngayon. Gusto kong matuto about online marketing kasi para mas maging maunlad yung business ko. Millennial na tayo, so kailangan sumabay din ako doon. Hinikayat naman ang Regional Director ng DICT Luzon Cluster 2 na si Reynaldo C. ang mga maliliit na negosyante sa Lalawigan na subukan na magbenta online, katuwang ang mga online workers na siyang magsisilbing catalyst o mag-aangat ng negosyo upang lalo pang makilala ito. We are trying also to encourage the small and medium small business enterprise to go online together with the online workers. The online workers to act as our catalyst for the putting up the online business of those small and medium enterprise. At the same time, for those graduates to have online jobs across the global. Para sa Balitang Unang Sigaw, Gets Rufo Alvaran.